ng simbahan. Celebrating truth living in a synodal church. Veritas 846 Kapanalig. 53 years of Catholic broadcasting. Kapanalig makinig sa usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalaya ang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, Philippine Standard Time, ganap na ikalima na umaga. Ngayon po ikalimang araw ng Hulyo. Araw po ngayon ng Sabado, 2022. Almusal na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit. Iba't ibang lasa, may salapat, turmeric at ampalaya. Idaan sa daan, Idalite Herbal Tea na yan. Inihahandog ng Radio Veritas at Natural Quality Corporation ang Body and Soul, isang talakayang pangkalusugan sa konteksto ng ating buhay pananampalataya. Body and Soul, mga kapanalig, narito na ang iyong mga kasama, sina Brother NC at Ginoong Benson Sian, kasama ang inyong Ampalaya Plus team. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig. Isang umaga na punong-puno ng pagpapala ng ating Panginoon. Isang maghapon na nararanasan po natin ng pagdali ng kanyang biyaya at ng kanyang mga pagpapala. Yan po ang aming panalangin at ang aming pagbati mula dito sa ating programang Body and Soul. At ako po ang inyong kapanalig, ako po si Brother Eng, ang inyong makakasama habang inaantabayanan po natin si Brother Benson. Yan. Andyan ka na ba, Brother Benson? Andito po ako. Yan, alright, go ahead. Sige, magpakilala ka, Brother Benson. Yes, good morning po. Hi, Brother Eng. Good morning sa ating mga kapanalig. Ako po si Benson Sian. Yes, ayan. Nanyayahan po namin kayo. Sumama po kayo sa ating pag-uusapan, sa ating talakayan. At ang aming pong panalangin, sana po yung napapagpala po kayo ng programang ito. Natutulungan po kayo, na-encourage kayo, nabibigyan po kayo ng lakas ng loob, di ba? At ang ating pong programa ay mapapakinggan niyo po diyan, nasa Facebook na po kami agad. Ayan. At mapapakinggan niyo po sa Verita sa Sky Cable Channel 211, na nandiyan nga po tayo sa YouTube Veritas 846 live stream. Andiyan din po tayo sa Signal Cable TV 313 and E-Radio Portal. Kung nais niyo po makisama sa ating talakayan, tawag lang po sa 8925-7931 hanggang 39, o pwede po kayo mag-text sa 0918-837-4827. Diretso po kay Brother Benson ang number na 0918-898-9601. Ang ating pong pag-uusapan ay ang pagbabago. Ang pagbabago makakamit natin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na kung ito'y ating nanaisin. Di po ba? Ang sinasabi po natin palagi, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya nasa ating pong mga kamay na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon ang kapangyarihan sa mga pagbabago para sa ating ikabubuti, para sa ating ikauunlad. Nasa ating po ang kapangyarihan na yan. Kaya samantalahin po natin, we take advantage of that, gamitin po natin para sa ating kaunlaran. At yan po, ang inanyayahan po namin kayo sumama sa ating talakayan. Okay, tumawag po kayo o mag-text nga po kayo. At inaasahan po namin na ang inyong pagsasalo po sa amin ay magbibigay ng encouragement sa mga makakarinig. Okay? At andyan naman po palagi ang ating Panginoon. Lumapit po tayo sa ating Diyos. Hingin po natin ng kanyang patnubay. Hingin po natin ng kanyang paalalay sa bawat isa sa atin. Lapit po tayo sa Kanya, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa biyaya ng buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sa bagong umaga, sa bagong pag-asa. At tunay nga, Panginoon, nakamit na namin ang pagbabagong nais mong gawin. Pero nasa amin pa rin po, dahil sa Ebanghelyo nga po, Panginoon, bagong alak sa bagong sisidlan. Kaya ang pagbabagong ito ay kami ang gagawa, Panginoon. Salamat
at sa iyong pagtitiwala. Salamat sa iyong pagmamahal. Turuan mo kami, Panginoon, yakapin, tanggapin ang mga pagbabagong kailangan namin, lalong-lalo na po para sa amin, sa aming pamilya, sa aming pamayanan, sa aming bayan, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming inaasahan. Marami pong salamat sa iyong patuloy na pag-ibig, patuloy na pagtulong, patuloy na iyong pagpapala at biyaya sa aming lahat. In a very special way, Lord God, patuloy namin inilalapit sa iyo yung mga patuloy pa rin pong nagugulumihanan, nalilito't natataranta. Yakapin mo sila, O Diyos, sa maghapong ito at sa maghapong ito, Panginoon, gamitin mo kami na daluyan ng iyong pagpapala sa aming kapwa. Ang lahat ng ito'y dinudulog namin sa iyo na may pagtitiwala at pasasalamat. Kasama po ang aming mahal na Inang Maria, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Brother Benson, pagbabago ang ating tatalakayin. Makakamit natin ito sa anumang lugar kung lalo't hahangarin natin. Patuloy tayo, Brother Benson. Ano yung ibig nating tukuyin sa pagbabagong ito, lalong-lalo na para sa ating sarili, sa ating kalusugan, sa ating kalakasan? Yes, Brother Eng, minsan kailangan natin mapaalala sa ating sarili. Okay, na hindi naman may day off yung gusto natin mangyari. Yung goal natin, okay, andyan lang, kailangan natin tuloy-tuloy gawin. Okay? Yesterday, pinadala natin yung ating topic for today. And we got a reaction from one of our regular listeners, si Aling Vicky. Ang sabi niya, Brother Benson, nangyari sa akin to noong June 22. Nung Father's Day, napakain siya ng isang malaking bowl ng noodles. Noodles na naman, Brother Egg. With some other yummy food daw, which I felt severe chest pain. Okay? Dinala siya agad sa Fatima Hospital. Akala nila heart attack na. Okay? Ginawan siya ng series of tests. Ang sabi ng cardiologist niya, high blood pressure and sugar niya mataas at may high creatinine. Now I know I have to be careful again in everything I eat and I do. Okay? So sinasabi lang natin na walang day off. Walang day off yung ngayong araw pwede akong mabuti, bukas pwede akong masama, makalawa pwede akong mabuti. I mean, success is a result of consistency eh. Diba? Consistent ka sa ginagawa mo. Uh-huh. Kung gusto mong pumayat, dapat consistent ka, mag-exercise ka, kakain ka ng tama. Yes. Kung gusto mong bumaba yung blood sugar mo, okay, kailangan mong consistent. At hindi lang consistent, sometimes you have to be empowered. Yeah. Dapat may nabibigyan ka ng kapangyarihan para malaman ano yung mali, ano yung tama. Okay? Yeah. Kasi minsan, katulad ako, kumain ako ng isang bowl ng bihon na sabaw, akala ko healthy nga yun eh. Yeah. Diba? Kasi sabi ko, hindi naman siya pinirito, walang mantika, bihon lang, nasa sabaw. Okay, parang binaliwala ako. Tapos yung chinek ko dun sa blood sugar device ko, aba, umabot, lumampas ng 190-something. Uh-huh. Okay? So, yung akala nating inosente, yeah, pwedeng makasama. Okay? Yeah. So, kailangan nating may taglay na kaalaman. At ginagamit natin yung kaalaman na yan para mapatuloy yung pagbabago, kabutihan na gusto nating makamtan. Okay? Yeah. At ang pagbabago nga yan, Brother Benson, ay nasa ating mga kamay. Tayo ang magdedesisyon. Hindi po pwedeng sinasabi lang ng walang aksyon. So yung pagbabagong yan ay kailangan po nating gawin. Kaya nga, ang nakakalungkot lang, Brother Benson, kailangan pang maranasan yung mga parang near death, something like that, ano? Yung mga shocking things na nangyayari ay nakakalungkot. Aantayin pa natin para tayo magbago. We've got to be consistent. We've got to maintain. Yung paminsan-minsan na sinasabi natin, Brother Benson, na pwedeng kumurot ng palat ng lechon, yun naman ay hindi natin sasabihin totally babawalan sila. Na paminsan-minsan talaga meron yun to satisfy your craving, something like that. Diba?
Pero kailangan po natin yung pagbabago para ganap natin itong mapakinabangan. Eh kailangan talaga yung desisyon ay galing sa puso, hindi lamang sa nguso. Tama ba yung Brother Benson, no? Galing sa puso ang pagbabago at gagawin natin ito. Brother Eng, feeling mo ba mas mahirap kung mulat ang iyong mga mata? Kasi parang alam mo na, okay? Alam mo na na masama. Yeah. So, you know, mulat yung, kaysa yung hindi mo alam. Ano mas mabuti? Kasi feeling ko yung hindi mo alam, baka mabulaga ka naman sa sakit, diba? Yeah. Kung yung alam mo naman, okay, minsan, alam mo na, so dapat di mo nagawin dapat. Diba? Yeah. Oo, yeah. Dapat di mo nagawin. So, I prefer na alam mo na, okay? Maybe, and that's part of our program, right? Yes. To educate them na alamin nyo anong nakakapataas ng blood sugar nyo. Yeah. Anong ginagawa nyo na nakakapagpababa ng blood sugar nyo? Anong mga aktividad na nakakapagpababa ng blood sugar nyo? Anong mga gawain nyo, kostumbre nyo, mga habits nyo na nakakasama sa inyo? So, magandang alam nyo habang maaga. Yeah. Yeah. At kung alam mo, maiiwasan mo. At kung alam mo din, gagawin mo naman kung ano yung mga yung sinasabi. On the opposite, Brother Benson, ano? Kung alam mo naman yung nagpapataas nito, eh iiwasan mo na. At para hindi mo na siya gawin, 'di ba? Yung makakasama at magsisiruin naman tayo, Brother Benson, sa mga pagkain eh, 'di ba? Lalong-lalo na kung ang tinutukoy natin ay ito ba'y magpapalakas ng aking puso, magpapalakas ng aking baga, ng aking kidney, ng aking liver, eh yun ang gagawin natin. At yung mga magbibigay ng hindi magandang kalakasan at kalusugan, iiwasan na po natin yan. Talagang kailangan ng ilista. O yung binabanggit mo, nasusubukan pa ba? Kung alam na, huwag nang subukan. Katulad ng langgam. Okay. Alam na ng langgam eh, hindi na sila lalapit. O alam na nilang matamis, kaya sila lumalapit. Ganun bale. So, tanggapin po natin yung wisdom na galing sa ating Panginoon at ipayagan po natin kumilos ito sa ating puso at gawin po natin yung maganda para sa atin. That as we change ourselves, yung pong ating buong kabahayan ay magkakaroon ng pagbabago, gayon din ang ating pamayanan, ganun klase. At sa atin po magsisimula, hindi po natin yan titingnan sa iba, kundi sa atin. Yung pinagkatandaan natin, di ba? Yes. We should have grown wiser with age. Yes. So, dapat alam na natin. So, kung alam na natin, huwag na natin gawin. Diba? Yes. Kung alam yes. na natin na makakasama sa atin, tayo rin naman ang mahihirapan sa huli. Okay? Yeah. So, yun lang. Very simple lang ating message. We have no... Wala tayong mga bagong pasabog. Yeah. Very, very simple at very, ano nga eh, alam natin na ano yung tama, ano yung mali. Piliin natin yung higher road. Okay? Sa kahapon nga, may kausap ako. Okay? Isang 37 years old, bata, mas bata sa akin, 20 years younger, humihingi siya ng payo. Mm-hmm. Okay? Sabi ko sa kanya, kumuha ka ng tama kasi yan lang yung mapapayo ko. Always do the right thing, diba? You know what's correct, so ano pang pag-uusapan, diba? Either you do the right thing or wala. Huwag ka lang sumali dyan. Yeah. Diba? Oh, so yun lang yun eh. Yun lang yun naman yung bottom line eh. At this point, gusto lang batiin si Aling Vicky, no? Yeah. Si Sister Annie Rachel, nakikinig na sa atin. Si Sister Nieves Arenas ng Nueva Ecija. Okay? Nakikinig po sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, Brother Eng. Yeah, at nandito rin ngayon si Gliceria Pakaira, Marisa Ferrer, Mirna Mateo Borromeo, at ganun din po si Robert Pineda Dingal. Okay. Brother Benson, yung pagbabagong tinutukoy natin, punta tayo dun sa benefit of the doubt na hindi nila alam. Ayun yung gusto nila mapakinggan siguro sa atin. Ano yung pagpapaalalang gagawin natin ulit na maaring nilabagang nakalimutan or napawalang bahala ng ating mga kapanalig. Kaya ngayon ay, eto ngayon, nagkakaroon ng mga simptomas at hindi nila alam kung anong kanilang gagawin. Ito na ngayon, magsisimula na yung kailangan nilang gawin na pagbabago sa kanilang mga lifestyle, sa kanilang mga pagkain. Ano yung masasabi mo dito, Brother Benson?
Okay. Bago tayo makapagpabago, kailangan natin may kakayanan para suriin ano yung tama o yung mali. Okay? Yes. So, we need to be empowered. We need to be educated. We need to have the information and the knowledge. Yeah. Yan yung armas natin para makapagpili tayo ng tama. Alright. Kung mali yung impormasyon, mali yung mapipili natin. Yes. Oy, ang chismis ay nakakabuti yung milkshake sa yung blood sugar. Oh, pag ginawa mo yon, mali yung impormasyon mo, mali, 'di ba? Yeah. Anyway, sa pagbabalik natin, we will elaborate more. Alright. Okay? Ano yung mga tamang impormasyon na kinakailangan natin Alright. para pumili tayo ng tama yes. sa ating pagbabalik. Pakinggan lang po natin ang pagpapaalala ng ating istasyon. Mare, ang mahal ng mangustin ngayon. Mare, mag-Guya Max ka na lang. May mangustin na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa. Yan ang 4-in-1 na sikreto ko. Ang gaan ng pakiramdam ko. Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay. Sakit na, napapaay. Nandito ang Turmeric Plus. Tunay kang wallet stick. Mahalagang paalala, ang Turmeric Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. I'm Archbishop Charles Brown, the Apostolic Nuncio here in the Philippines. Here in Radio Veritas 846, I just want to invite you to continue to listen and spread the word about this wonderful radio station, Radio Veritas 846, which is serving Catholics throughout the Philippines. It's a privilege for me to give this word of appreciation and encouragement to all of you listeners to continue to listen, Radio Veritas 846, and find more listeners for this wonderful station. Ayan, nagbabalik po ang ating programang Body and Soul. At ano nga po yung mga kailangan nating gawin para magpatuloy na po itong pagbabago na nais nating makamit? Brother Benson, yun nga yung encouragement natin sa kanila, no, especially on the lifestyle. Parang sinasabi mo yung mga masasarap ang magiging bawal, ganun ba? Kailangan malaman na ba yung mga bawal at talagang totally avoid ba? Or meron naman makakatulong sa kanila na even as they... paminsan-minsan na nagagawa, eh meron naman makakatulong na mga supplement na pwede nilang inumin o pwedeng kainin para okay, ano ba yung mga halamang gamot na natural naman at organic naman, di ba? Kasi ang mahirap, Brother Benson, yung nakasanayan, hindi madaling babaguhin. Di ba? Parang hindi napapansin, nakakita ng masarap, kumislap na yung mata at nakita at titikman na, pero bawal pala at may masamang epekto pala ito sa akin. At minsan nagiging nasa huli ang pagsisisi palagi. Ano ba yung marapat na kamalayan ng isang natin para yung sa pagbabagong tinutukoy natin ay tunay nga nating makakamit, okay? Kasi baka ang nakakalungkot kasi minsan, Brother Benson, yung kung tawagin ay ningas kugon. Yan. Yeah. Brother Eng, walang pagkain naman na masama. Yan. Okay? Essentially, walang pagkain na masama. Siyempre, merong mas mabuti. Oh, merong mas mabuti na pagkain na mas bagay sa pangangailangan nyo, lalo na kung may kondisyon na kayo. Okay? Palagi ko sinasabi, yung pinipili natin pagkain at yung rami ng kinakain natin. Yeah. Yung rami, napakamahalaga. Yeah. At yung dalas ng pagkain natin. Those three things. So, number one, yung uri ng kinakain natin, okay? Yung rami ng kinakain natin, at yung dalas ng kinakain natin. So, yung rice ay hindi naman masama, okay? Pero kung nag-only rice kayo, ibang usapan yon, yeah. Okay? Tapos kung paano pag-prepare ng rice, ibang usapan yon, okay? Uh-huh. At pagkatapos, kung yung aktividad nyo, nakaupo lang kayo, iba ring usapan yon, di ba? Yes. So, lahat yung factors na yon plays up, adds up dun sa resulta na hinahanap natin. Anong resulta na hinahanap natin? Gusto natin sana na hindi tayo magka-diabetes. Okay? Yeah. Ewan ko sa inyo, pero ewan ko sa kanila, or ano, pero ako, kumare lang yung natitirang araw ko sa mundong ito, wala akong diabetes, yan ang gusto ko mangyari. Kasi kung wala kayong diabetes, tiyak na kayo na
hindi apektado ang inyong paningin, okay? Hindi kayo mapuputulan ng alimparte ng katawan nyo, diba? Dahil sa diabetes. Hindi masisiraan kayo ng organ katulad ng kidneys or maapektuhan ng iyong liver, okay? At hindi tataas ang risk nyo for stroke and heart attack, okay? Yun ang mga benepisyo kung pangalagaan natin ang ating katawan laban sa diabetes, okay? Yeah. Is it worth it? Is it worth it? Yeah. Sa tingin ko, it's worth it. Diba? Yes, yes. I agree with that. Amen ako dyan, Brother Benson. Pero tukuyin natin, Brother Benson, yung mga prone. Yung mga nalalapit sila doon sa kanila mga lifestyle para mabigyan sila ng pagpapaalala na sabi mo nga, ang tanong ko sa'yo dati, yung bang diabetes ay may mga edad lang na inaatake. Ang sabi mo ngayon, ultimo bata ngayon ay pwede magkaroon ng diabetes. So, paano mapipigilan, paano may iwasan, at paano malalabanan ang diabetes? Okay, number one ay information. Information. Kaya pumapayag akong we have this program is because nararamdaman ko na malaki yung tulong natin if we inform people. Yes. Kasi ang attitude ng maraming Pilipino ay yung parang wala yan, wala lang yan. Okay? Pero ang diabetes talagang ganyan. Sa simula parang wala lang. Mm-hmm. Okay? Kaya mo yan, kainin mo yung isang mag-buffet tayo linggo-linggo. Okay? Wala lang yan. Okay? Malayo yan sa bituka. Okay? Pero sa totoo lang, lahat nagmumula sa bituka. Kasi yung lahat ng kinain nyo, may balik yan sa atin. Uh-huh. Okay? May balik yan sa pagtaas ng blood sugar. Okay? Sa simula, siguro wala lang. Okay? Kasi bata pa tayo, okay? Kaya pa ng katawan natin. Pero katulad ng kotse na palagi kong kinagamit bilang ehemplo, no? Kasi maraming Pilipino nakaka-relate sa kotse. Yeah. Okay? Pinapangalagaan nila yung kotse nila. Yes. Napaka-precious yung kotse nila. Yan yung pinakamahalagang possession nila sa mundo, hindi ba? Yeah. Pero bakit yung katawan natin hindi natin binibigyan ng ganyang kahalagaan, yes, diba? Uh-huh. Yung kotse, naka-cover pa, pinupunasan, regular ang check-up. Yung katawan natin, regular ba ang check-up? Okay? Yeah. Pinapangalagaan ba natin ang ating katawan? Yeah. Pag yung kotse, dapat maporma kasi sumasalamin yan dun sa may-ari. Diba? Yes, kung yes, karag-karag yung kotse mo, parang wala ka namang dating. Yeah. Yung katawan natin, hindi ba pareho rin? Right. Sumasalamin sa ating pagkatao. Right. Kung kakarag-karag na yung katawan natin, diba? Pinabayaan ba natin ito? Okay? Yeah. O, yeah. Meron ba tayong pwedeng gawin? Okay? Uh-oh. Para hindi humantong sa ganyan. Okay? Yes. So may kapon, yung isang araw yung kausap ko, sabi niya, "You don't look like you're 57. Yeah. Okay? Sabi ko, hindi ko alam paano kita sagutin doon, okay? Wala naman akong ginagawang extraordinaryo, okay? Kumakain ako 3 meals a day, 'di ba? Wala naman akong, hindi naman ako nagpapasalon, hindi naman ako. May isang babae nagtanong sa akin, "Anong skincare regimen mo?" Yeah. Napatingin ako sa kanya, sabi ko, wala. Inuugas ako ng mukha ako. Wala akong skincare regimen. Wala. Sabi ko, wala. Wala akong skincare regimen. Wala akong pinapahid sa mukha ko. Ganun lang. So, pangalagaan natin sarili natin. Okay? Yeah. Habang maaga, okay? We're saying na lahat tayo pwedeng mabuhay ng healthy. Yes. Okay? It's within our power. Yes. Okay? Hindi kailangan siya maging mahal. Okay? Yan yung isang iniisip nila, ay siguro marami siyang ginastos kaya maayos siya. Yeah. Okay? Palagi ko sinasabi, hindi ka kailangan bumili ng mahal na damit. Okay? Gusto lang tao, basta malinis yung pangangatawan mo, maayos yung suot mo, nilalaba mo yung damit mo regularly, naliligo ka, okay, maayos ang ano mo. Diba? Okay na yun. Hindi naman kailangan gumastos ng kung ano-ano dyan. Okay? Yeah. Ako, very simple dapat. Then, kasi gusto natin sustainable, Brother Eng. Yung health natin, yung gusto natin sa health natin, dapat sustainable. Aanhin mo yung mamahaling inumin na hindi mo naman kayang tustusan ng pangmatagalan. Yeah. Diba? Yeah.
may message dito from Brother Cliff, no? Sabi niya, if you succeed in enabling one soul in darkness to find light, one troubled, wearied individual to gain strength, if you comfort one mourner, if you heal one sick person, then indeed your earthly life has been well worth living. Wow. Okay? Makatulong ka ng isa, paano mo sabihin comfort? Comfort yung nag... Maalo. Ano po? Aaluhin natin. Parang, ganun. Yung nagluluksa, yes, okay? You comfort that person. Yung mga naliligaw sa landas, okay? Kung magiya natin sila sa tuwid na landas, diba? Siguro, may nagawa tayo dito sa mundong ito. Yes. Yeah. Pero Brother Benson, ang tinutukoy natin dito, yun ngang mga tao na tila bagang barabarabay, mga ganong klase, no? Tapos pagdating sa dulo, saka na lang nila mararamdaman, ngayon saka sila magsisimula. May pag-asa pa naman yun, Brother Benson, di ba? Yung mga na-hit muna ng mga ganitong tinutukoy mo, nagkaroon ng ganito, tapos gustong magbago, may pag-asa pa, di ba? Habang may buhay, may pag-asa. Pero ang punto ko lang, bakit mo hihintayin may mangyari? Yes. Okay. Bakit mo hihintayin na, napatulan na yung isang tuhod ko? Okay, mm-hmm. Yung isa naman ang susunod. Diba? Why do we allow extreme events to happen? Right, okay. Hindi ba mas maganda na alam na natin yan ang patungo kung ito yung, if we continue doing this, dyan yung ending niyan. Yes. So habang maaga, gagawa na tayo ng tama. Right. Okay. Yan. Let's do the right thing early. Yeah. At sa pagkakataong ito po, inanyayahan po namin kayo na magbigay ng inyong mga komento, mga suwestyon o yung inyong mga katanungan. Itawag nyo lang po 8925-7931-39 o i-text nyo po sa 0918-837-4827 o diretso po yung tanong nyo kay Brother Benson, nababasahin din niya ang number. Yes. Brother Benson? 0918-889-8901. Last week may nag-text sa akin, Brother Engel. Yes. Si Betzaida Banaag. Uh-oh. Siya po'y retired na city health officer. Siya ngayon ay nagbo-volunteer sa parish health clinic dyan sa City of San Jose del Monte, Bulacan. Okay. Napaka-progresibong lugar dyan ngayon, Brother Eng. Yes. Kasi dyan yung terminus ng MRT7. Yeah. Mula Quezon City, tatawid ka lang ng bridge. Yeah. Bulacan na. Okay. Sabi niya, 124 na parish servers na tinitingnan niya. Okay, kasi volunteer niya nga siya sa parish health clinic. 124 parish servers, lahat po sila, okay, hypertensive at diabetic. Wow. Okay, lahat, okay. So, nire-register nila sa isang programa para matulungan sila, okay, para panatiliing healthy ang mga taong ito, okay. 124, okay. So, ang sa akin lang, importante yung information importante yung tamang information na mag-exercise tayo, kumain tayo ng tama, angkop sa gawain natin. Yeah. Okay, yung uri, yung rami at yung dalas ay may implikasyon sa ating blood sugar. Yes. Sa ating kalusugan. Okay, at kung may mga nakakatulong na supplements katulad ng Ampalaya Plus, okay, nakakatulong tungkol doon sa health goal nyo, why not take it? Okay? Yes. Kung nakakatulong siya. Yeah. Yung Guya Max, kung nakakatulong siya, why not take it? Turmerica Plus, yeah, Renaline, at yeah, yung Delight Herbal Tea. If they can help you, why not take it? Yes. Yeah. Yeah. Ang tinatanong dito, Brother Benson, minsan nandun sa dulo na kung may masakit, saka lang ite-take, ganong klase. At ang sinasabi mo nga, huwag na nating antayin umabot dun sa dulo na yon. So, Brother Benson, yung mga pagpapaalala sa kanila ulit, yung mga naaabuso ng ating mga kapanalig o ng ating mga tagapakinig, katulad ng puyat, lalong-lalo na ngayon, meron na tayong ibang lifestyle na ang ating trabaho ay panggabi. Ganong klase, papaano nga ba yon? At yung ating mga iniinom na katulad ng tinutukoy mo, mas masarap kasi at mukhang masarap yung mga kape na meron pang mga bula-bula, ganong klase, no? Yung mga ganyan, ano ba yon? Kumbaga, again, balik tayo na kung may craving doon, paano ba yan? Balik tayo sa sinabi mo, may impormasyon tayo.
yung bang ating kapahingahan, yung ating pagtulog, yung ating pag-exercise, yung ating pagkilos, yung ating pag-inom. Yun yung mga bagay na kailangan nating bigyan ng pansin at huwag babaliwalain, di ba? Tutugunan mo yan, Brother Benson. Balik lang po tayo sandali sa ating istasyon. Bumadamit, bumabata. Celebrating truth living in a synodal church. Veritas 846 Kapanalig, 53 years of Catholic broadcasting. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalaya ang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, alas 5:31. Ayan, 5:31 na po. Time check was brought to you by NGCP. Matagal nang nagtatrabaho bilang chef sa Abu Dhabi si Ferdinand Salangsang. Pero nitong huli, hindi siya makabiyahe dahil hindi siya pumapasa sa medical exam dahil sa kanyang diabetes. Kaya laking pasalamat niya sa isang food supplement na inirekomenda ng kanyang misis. Gawa ito sa ampalaya, banaba at luyang dilaw. Malaking tulong umuno ito kaya't nananatiling normal ang kanyang blood sugar. Ngayon, pasado na si Ferdinand sa kanyang medical exam. Waiting na lang siya sa tawag ng kumpanya para makapag-abroad muli. Pasado na ako sa medical ko, okay na heart ko, okay yung sugar ko, lahat. Mag-aantay na lang ako kung kailan ako aalis. Pero medically fit na ako, fit to work na ako. Tingin ko yun ang nag-maintain na sa akin ng blood sugar ko, yung Apalaya Plus, kaya tingin ko inom na rin ako niyan for life. Panoorin ang kabuuan ng kanyang kwento sa Kalusugan Muna ngayong Linggo alas 7 ng gabi sa Kalusugan Muna YouTube channel, Kalusugan Muna Facebook page, Peer Pastor Facebook page at Go Natural Facebook page. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ampalaya Plus. Gawa sa ampalaya, banaba at luyang dilaw. Mabibili's leading drugstores nationwide. Alright, nagbabalik po tayo sa ating programang Body and Soul at patuloy pa rin po namin kay inanyayahan na sumali sa ating talakayan sa inyong mga katanungan na kung kayang-kaya po namin sagutin, bakit po hindi? At yung inyong mga comment, yung inyong mga sariling experience, pwede po mag-text sa 0918-837-4827 o mag-text po kayo diretso kay Body Benson sa 0918-8989 601. Okay, Brother Benson, paano nga? Yan, tukuyin na natin sila, okay? Ayaw natin silang i-on the spot, pero tukuyin na natin yung mga lifestyle nilang ginagawa. Eh, may, sabi mo nga, di ba, may consequence yan eh. May singil yan eh. At minsan, inaantay pa natin yung consequence bago tayo magkakaroon ng hangarin na magbago. Saka natin, katulad yung sharing ni nung ating kapatid, di ba? Parang kita niya ngayon, pwede na siyang bumalik sa trabaho. So, meron siyang binago at kailangan niyang panatiliin ito. Merong consistency na kung tawagin at sinabi nga niya na iinumin niya na yung Ampalaya Plus para mapanatiling mababa ang kanyang blood sugar. Pero kung halimbawa babaguhin naman niya ulit yung kanyang lifestyle sa mga nararamdaman niyang mga kagandahang pagbabago at iinom na naman siya ng mga hindi dapat o kakain ng mga nakapagpapataas, ay magkakaroon ng hindi magandang epekto, Brother Benson, di ba? Ano pa ulit yung pagpapaalala natin sa ating mga kapanalig at sa ating mga tagapakinig? Lalong-lalo na nga yung mga nasa borderline, Brother Benson. Yung the best thing that they can do is to monitor. Monitor their blood, their condition. Yeah. Okay? One way of monitoring is to have regular check-up. Okay? Sabi nga nila, tuwing birthday mo, huwag ka na magpakain. Huwag ka na kung limited lang yung budget mo, magpa-check up ka na lang. Uh-huh. One of the best things that you can do is to have a check up, regular check up. Ako, Brother Eng, wala naman akong condition, wala akong maintenance. I have at least twice a year nagpapa-blood chem ako. Twice if not three times a year. Kunyari, may hindi magandang resulta, I will have three times a year na blood chem. Tapos kung masama talaga yung blood chem,
Then magpapatingin ako sa doktor, or during my birthday magpapa-check up ako. Okay? Normally I have a big check up or general check up kunyari nung nag 40 ako. Yeah. Nung nag 45, nung nag 50, nung nag 55. Yeah. Yan yung mga big check ups ko. Para lang may record ka. Right. Diba? Para lang hindi sabihin hindi ko alam. Eh nung 40 nakita na yan, may ganung condition ka eh. Paano mo hindi alam? Okay? So ang iniiwasan natin yung big event na may masamang mangyayari. Okay? Right. 'Di ba? Kung baga sa kotse, iniiwasan mo masiraan ka sa kalye. Yeah. Kasi kung nasiraan ka sa kalye, malaking abala. Malaking abala, malaking perwisyo. Yes. O if worse, dahil hindi mo minimenta na yung kotse mo, makapinsala ka ng iba. Yes. Nawalan ka ng preno, nakasagasa ka. Nawalan ka ng preno, na-aksidente yung mga nakasakay sa kotse mo. Yeah. Okay? Yun ang iniiwasan natin. That's why we want to maintain our car in good condition. Yeah. And in the same manner, we want to maintain our body na hindi tayong si boss biglang nawala kasi na ganyan. Kasi... Yeah. 'Di ba? Hindi niya inaalagaan sarili niya. Okay? Ang raming umaasa sa atin sa araw-araw. Hindi lang naman tayo nabubuhay para sa sarili natin, right. 'Di ba? Yeah. So yeah. Those are the things. There's so many reasons, Brother Eng, why we should maintain our good health, okay? Yeah. Tinatanong mo kanina sa akin, anong mga ginagawa natin sa maghapon na may consequence sa ating kalusugan? Binanggit niyo po yung pagpahinga at pagtulog. Yes. Okay? Yung sapat na pagtulog ay mahalaga. Okay? Hindi po ito optional. Kasi sa mga ibang tao, parang optional na lang yung matulog. Eh. Diba? Kailangan natin matulog ng sapat na oras. Okay? And kung tatanungin ng mga tao, bakit ka hindi mukhang matanda? Kasi natutulog ka ng sapat na oras. Yeah. Okay? Sleep, okay, rest. Kasi kailangan niya ng katawan. Hindi tayo makina na pwedeng dire-diretso. Okay? Yeah. At yung mga hindi na naarawan, Brother Benson, na kumbaga kailangan ba nating maarawan? Kasi meron tayong kung tawagin ay vitamin D. Eh, alam mo na, di ba? Hindi na tayo, dahil tayo nasa aircon, hindi na nga tayo nakakalabas, hindi na tayo naarawan, tapos nagtataka tayo, pero may epekto yata sa ating katawan na yung mga ganon na ating mga deficiency. Yung mga deficiencies natin, Brother Benson, pwede bang punuan ng ating mga food supplement? Kung maaring gawin natural, bakit hindi? Oh, better. Diba, Brother Eng? Yes. Okay. Ano bang masama kung lumabas ka lang? Sabi ko sa nanay ko, Ma, lumabas ka, ang ganda ng garden natin. Hipuhipuhin mo yung mga dahon. Okay? Kausapin mo yung mga pusa or ano ba? You know, kasi minsan, you know, you have to find, hanap ka ng dahilan. Okay? Yeah. Para gawin ng isang bagay. Kasi, kung hindi, nakaupo ka lang sa bahay maghapon, okay, parang aburido ka. Pero, arami pwedeng gawin sa labas. Yes. Uy, pansinin mo na lang, may bagong bulaklak na, ang ganda na ng tubo ng puno, ay may bunga na, or what, diba? Araming pwedeng hanapan ng, things to find joy in, okay? Yeah. Hindi naman kailangang lumabas, hindi kailangang kumain sa labas, hindi kailangang mamasyal, okay? Ang rami, okay? The best things in life are things that are very simple. Yeah. Yeah. Very simple, very close to your heart. Yun. Hindi kailangang gumastos sa marami, okay? May nagtatanong dito, no? Magandang umaga po. Ano pong benefit na makukuha sa pagkain ng fresh avocado? Okay. Uh-huh. Ang avocado, okay, so popular sa Amerika. At alam ko bakit. Kasi ang avocado, hindi nakakataas ng inyong blood sugar. Mm-hmm. One of the fruits, one of the carbs, hindi nakakataas ang iyong blood sugar. Yeah. Bakit ko po alam? Kasi sinulat yan, maraming literature na nagpapatunay na may good oil ang avocado at hindi nakakataas ang blood sugar kahit po siya ay isang carbohydrate. Okay? At hindi po ba nagpalagay ako ng device dito nung isang araw? Okay, yeah. Last 2 weeks naglagay ako ng device. Okay? Pag kumain ka ng avocado, makikita mo na hindi talagang nag-i-spike
ang inyong blood sugar. Uh-huh. Very, very well maintained. So, yeah. One of the things, kung gusto nyo, kung mataasan yung blood sugar at hindi kayo pwede sa sobrang kanin at feeling nyo bitin ang inyong kinain, mag-avocado po kayo. Mag-avocado po kayo. Huwag lang niyong lalagyan ng maraming asukal at hindi na healthy yon, okay? Binabati ko si Sis Amy at si Brother Robert Mariano nandiyan sa Tagaytay ngayon. Good morning po sa inyo. Morning. Magandang umaga, sabi niya. Yeah. Magandang buhay, Brother Benz at Brother Eng. Yeah. Okay? Si Audit, si Sir Audit ng Audit Mandy ng San Mateo Rizal, present po siya daw, okay? Yeah. At may nagpapabati sa, gusto niyang ibati daw natin ng kanyang amo na si Ma'am Jenna. Si Ma'am Jenna po ay isang reseller po natin. Yeah. Galing po kay Aguilar, okay? Kay Aguilar. Sabi po niya, good morning Ma'am Jenna, happy birthday bukas Ma'am. Wish ko po sa Lord na bigyan lang tayo ng kalakasan. Amen. Oh, amen. Diba? Yeah. Simple things, Brother Eng. Yeah. Kalakasan, kagalakan, yes. Diba? Yung mga simple things lang kailangan natin, yes, para yes. Pagpatuloy natin ang ating mabuting gawain. Yan, yung ating kung bakit natin gustong mabuhay ng mahaba, magawa natin ito, pero hindi natin magagawa kung pababayaan po natin ang ating katawan at ang ating mga sarili. Okay, shout out din tayo kay Monchito Maribao, kay Eva Di Guzman, watching from Florida Blanca, kay Mirna Mateo. And nandito rin po si Delia Berdilet Reino. At shout out din po tayo sa PMIC kay Father Jonah. Yan. Yan po. So Brother Benson, yung tinutukoy natin ulit na pagbabago o pangangailangan nila na hindi na kailangan humantong, yung maintenance kung tawagin, no? Kasi sasakyan nga yung binabanggit mo. So ano yung maintenance na kailangan natin gawin? Yung pagpapaalala, medyo nakakailan na tayo, di ba? Yung wag yung babaliwalain yung pagtulog is not an option, kailangan po natin yan. Yung pagkain is not an option, kailangan po natin yan. Pero piliin po natin yung pagkain na makakabuti sa atin, di ba? At binanggit mo kanina yung avocado. Maliban sa avocado, Brother Benson, ano pa yung mga halamang prutas, halamang gamot, na ano yung mga magbibigay ng kalusugan at kalakasan sa ating pangangatawan? Well, number one dyan yung ampalaya. Yung ampalaya. Diba? Yung ampalaya, if you cook it well, okay, masarap siya. At pwede siyang substitute sa rice, okay? Siguro, kahapon, may kausap po ka kahapon, yung kapatid niya may psoriasis, Brother Eng. Mm-hmm. Okay? Tapos, gusto niya akong kausapin kasi may kaibigan siya na may psoriasis na kwento sa kanya na uminom yung kaibigan niya ng Ampalaya Plus at yung breakout ng psoriasis niya huminto. Wow. O napakonte. Okay, so tinatanong niya sa akin, sabi niya, may kaalaman pa po ba kayo dyan or what? Sabi ko, yung Chinese traditional medicine inuugnay ang ampalaya sa good skin. Okay, inuugnay ang ampalaya sa good skin. Sa kunyari may pimples yung bata, pinapainom ng mga Chinese doctors yung ampalaya para ano daw, mag cleansing. Yeah. Tawag sa Chinese ay pampabawas ng init sa katawan. Okay. Uh-huh. May cooling effect ang ampalaya. So nakakaganda ng kutis, ganun. So inuugnay ko lang yung psoriasis. Yeah. Manifestation rin niya sa kutis. So sabi ko, baka may ugnayan diyan. Pero kung tinatanong mo ko, gumawa ba kami ng pag-aaral tungkol sa pag-ugnay ng ampalaya sa psoriasis? Wala po. Okay. Yeah. It's all testimonial narrative ng actual persons na gumagamit. Yeah. Okay? Pero sabi ko, siguro wala namang masama kung yung kapatid mo na may psoriasis ay uminom niyan. Okay? So tinanong niya ako, paano inumin? Sabi ko, kung ako siya, okay, inumin niya 1 to 2 capsules bago kumain 3 times a day. Okay? Yeah. Take it 3 times a day. Uh-huh. Okay? So bakit bago kumain? Okay? Bakit bago kumain? Kasi sabi ko, number 1, gusto mong
gumanda ang kondisyon ng balat niya, no? Hindi siya magka-psoriasis. Okay? Andiyan na ako. Okay? Pero the other benefit ng pag-inom ng ampalaya before eating is that nakakapag-control siya ng blood sugar. Yung labis na pagtaas ng blood sugar, nakakatulong siya. Yeah. Paano ko alam, Brother Eng? May study tayo sa UP College of Medicine. Yes. At diba, last month, nagpalagay ako ng device. Yes. Okay? Saksi ako na kung uminom ako ng Ampalaya Plus, bago ako kumain ng alam kong makakapagpataas sa akin ng blood sugar, okay, hindi ganun kataas yung blood sugar ko kung uminom ako ng Ampalaya Plus. So, you know, may proof naman tayo na may tulong po siya. Okay. Okay? Yes. Brother Benson, may nagtatanong tungkol dyan sa iyong device eh, kung papaano yan at paano daw makukuha. Tugunan mo na lang yan sa pagbabalik po ng ating istasyon. Araw-araw. Lahat ng bagay ay lumalala kapag wala kang ginagawa. Idaan sa daan, Idalite Herbal Tea na yan. Idalite Herbal Tea na yan. Mare, ang mahal ng mangustin ngayon. Mare, mag-Guya Max ka na lang. May mangustin na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa. Yan ang 4-in-1 na sikreto ko. Ang gaan ang pakiramdam ko. Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas. Tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia. Maliban na lamang sa mga may karamdaman sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Ayan, last quarter po tayo sa ating programang Body and Soul. Brother Benson, meron kang tutugunan na kung saan daw makukuha yung device na yan. Pero before that, Brother Benson, tugunan natin yung problema ni Sophia. Sophia Ann Cabrera, sabi na, good morning po. Tanong ko lang po, ano po ba maganda sa merong acid? Anong lagi po kasing sumusumpong? Iniwasan ko naman po yung mga bawal, pero minsan nakakakain din po ako ng bawal, pero mas madalas sumusumpong. Thank you po. Yan. Ano yung acid niya? Siguro, yung acid reflux. Yan, oo. So, anong kinakain nyo na nakaka-trigger ng acid reflux? Yeah. Yan po ang alamin nyo. Kape po ba yun? Tsaa po ba yun? Sobra pong pagkain? Okay? May trigger yan eh. Yeah. Okay. For me, Brother Eng, alam mo anong trigger? Yung acid reflux, naranasan ko maybe once or twice, okay? Mm-hmm. Hindi siya masarap ranasin. So, at pwede na napag-alaman ko na naiwasan ko. Okay? Yeah. For me, yung nakaka-trigger sa akin ng acid reflux ay yung sobrang kape. Sobrang kape. Okay? So, if I take more than what? 4 cups of coffee. Yeah, it can trigger that. So, I just take 1 cup of coffee. That's it. I don't need anything more. Yeah. Okay? Yeah. For me, yan yung trigger, okay? Yung ibang tao, yung sobrang busog. Yeah. Okay, yung bondat na sobra-sobra, okay? O yung kumain ng sobra tas hinaluan pa ng kape, hinaluan pa ng alak at kung ano-ano pa, okay? Yeah. Yan. That can also trigger acid reflux. So, alamin nyo what will trigger your acid reflux. Brother Eng, bago tayo magtapos, no, kailangan kong batiin ang ating mga regular listeners. Yes. Nangunguna na dyan si Sarah Lee Alcaraz.
Siya po yung executive director ng ITD World at isa po siyang John Maxwell coach. Binabati ko rin ang kanyang mabuting ina na si Beth Alcaraz. Okay? Si Justo at Nitz Razon na palaging nakikinig sa atin. Sila pong magulang ng ating executive director na si Judy Quiazon ng BNI Taguig Region. Si Mami Ruby na mabuting ina, ang ating kaibigan na si Zarina Malyari na magkikita kami maya-maya lamang. Okay, magandang umaga po sa inyo. Si Mami May na nanay ni Joseph Carandang ng BNI Taguig also. Good morning. Si Mami Cristina Morales, ang mabuting ina ni Doktora Isabelita Samaniego, na ang ating kaibigan na doktor na nandiyan sa Los Baños, Laguna. Good morning po sa inyo. Si Mami Amada Angon ng Cavite. Okay, ang mabuting ina ng ating kaibigan na si Doktora Jazz De Leon. Mm-hmm. Nasa yes. Singapore. Okay, good morning po sa inyo. Yeah. Okay, si Feli Javier ng Taytay Rizal at ang kanyang biyanan na si Mami Pastora na 96 years old na. Wow. Good morning wow. po sa inyo. Si Tess Figueroa, Topper at Camille. Yeah. Na nandiyan sa, dyan sa may Santo Niño. Good morning po sa inyo. Si Chindi Cruz, Jen Diokno at Elise Go. Para sa ating deaf and mute community, magandang umaga po sa inyo. Yes, yeah. Brother yeah. Eng. Meron lang comment si Jeannie Makaway. Sabi niya, good morning, Brother Benson, Brother Eng. Sa panahon ngayon, mahirap kumilos ng tama. Minsan, ang kasama mo ay mahilig kumain sa fast food. Willpower po para umiwas. Thank you po sa Ampalaya Plus, Delight sa Labat at Guya Mac na katuwang ko. Tapos, Brother Benson, yung katanungan tungkol dyan sa sinasabi mong device, will you recommend that to others? Na kaya ba? Affordable ba? At saan yeah. daw ba yan makukuha? O, tawagan ka na lang. Kung yung device, hindi ako nagbebenta noon. Okay. Okay? Niregalo lang sa akin, sinubukan ko. At sabi ko, aba, ang galing nito ha. Kasi real time, okay? Anong ibig sabihin ng real time? Ngayon mismo, malalaman mo yung blood sugar level mo. Yeah. Ngayon mismo, alam mo. Okay? So, if you use it for 2 weeks, kasi yung device is good for 2 weeks. After nyan, hindi mo na magagamit. Kailangan ng itapon. Ang device na po yan ay kinakabit lang po dito. Okay? Binidikit lang po dyan. Sa ilalim lang. Walang pong natutusukan. Walang needle. Walang anything. Okay? Binidikit lang po dyan. Tapos may app na nakadikit sa phone mo na makukuha mo yung blood sugar level at real wow. time. Okay? So, napakagaling. Bakit yung binigay sa akin ng kapatid kong doktor? Kasi sabi niya, marami tayong kinagawa na akala nating okay. Yeah. Walang, hindi masama. Okay? Pero akala lang po natin yan. Okay? Sabi niya, magugulat ka. Yung mga kinakain mo maghapon, anong nakakapagpapataas ng labis? Okay? What we're talking about is excessive. Yeah. Alam natin pag kumain tayo tataas ang blood sugar. Uh-huh. Normal po 'yon. Yes. Pero yung labis na pagtaas, yeah. Hindi po nakakabuti 'yon. Kung isipin natin sa maghapon, yung ibang tao 8 times kumain, Brother Eng. Wow. 8 times kumain maghapon, tapos yung iba pa yung iniinom nila. Right. Okay. Right. So yung doon sa 8 times na 'yon, tumataas yung blood sugar natin. Talagang madadali tayo sa sakit, 'di ba? Yeah. So yung sinasabi natin na kasi mga Pilipino malapitin sa diabetes. Yes. Hindi po 'yan totoo. Uh-huh. Okay? Marami pong diabetic na Pilipino ay dahil sa ginagawa natin. Oh, okay. Sa ginagawa nating maghapon. Yeah. Yung kostumbre natin, yung yeah. pinagkagawian natin. Yeah. 'Yun ang dumadali sa atin, hindi yeah. dahil Pilipino tayo. Yes. Okay? Yeah. Kung nag-exercise tayo, kung okay yung ginagawa natin, siguro hindi natin kailangan magkaroon ng diabetes. Okay? That depends on yung tanong na yung diabetes ba o yung blood sugar ba ay pintuan na sabihin up kung mataas na to, somehow it welcomes other kinds of ganon papunta sa ibang other kinds of diseases that will affect the heart, the kidney, the liver and everything and even it's the brain. Portal. Yeah. It's a portal. It's a portal. Isang daluyan ng kung ano-ano pang sakit. Ang kaibigan ko si Mia dyan sa Marikina, okay? Yeah. May
may bata siyang anak, single mom siya. Sabi niya sa akin, nung buntis daw siya, nagkaroon siya ng gestational diabetes. Okay. Okay. Kunikwento ko kasi sa kanyang device, okay? Yeah. So, sabi niya, nung buntis siya, may gestational diabetes siya. At pag-monitor niya sa kanyang blood sugar, pagkatapos niyang kumain, umaabot siya ng 250 plus. Wow. Ganyan, okay? Brother Eng, doon sa 2 weeks, doon sa 1 month ko na may device ako, kasi I had 2 devices, no, na ginamit. Okay? Doon sa 1 month na nag-device ako, never ako humantong ng 200. Yeah. Okay? Yung pinakamataas ko was 198, 195. Medyo aburido na ako, no, nung nag 195, 198. Kasi nagulat ako na isang bowl ng instant Korean noodle, nakakaganyan. Yeah. Isang bowl ng bihon. Okay? Yeah. Bihon na hindi gisado, ah, yung boiled lang, ah, brother, yeah. Eng, boiled, tapos chicken, chicken breast, tas gulay, yeah. Nakaka 190 something, okay? Fresh lumpia at isang makimi, nakaka 190 plus, okay? Yung mga kala nating innocenteng, yeah, pagkain, nakaka 190 something, okay? Yeah. So, yan yung benefit na nabigay sa akin nung pag-monitor ko ng blood sugar ko. Yung akala nating sa maghapon na yon, okay, hindi naman nakakasama yung ginagawa natin. Ayun pala, nakakasama. Yeah. Kailangan ko lang basahin ito, no, galing sa ating listener na si Angelique Marcos. Sabi niya, Brother Benson, every morning, I drink ang Palea Plus, Renaline, Guya Max. Daily yan. May baon akong Delight Salabat at Delight Turmeric Ginger para kahit sa labas ako kumain. Ito ang iniinom ko. Yeah. Imbis na soft drinks. Ang soft drinks po ay talagang nakakapagpataas ng blood sugar. Yeah, yeah. Ang God-given natural products niyo po ang aking katuwang sa aking kalusugan na kaloob ng Diyos. Wow. Okay? Yung kalusugan natin, katawan natin, talaga kaloob ng Diyos, kaya dapat ingatan natin. Yes. Kung yung kotse, iniingatan natin, katawan pa kaya natin. Yes, yes. So, maraming salamat, Sister Angelique Marcos. Palagi po siya nakikinig sa atin. Okay, gusto ko lang i-share na doon sa gusto maging reseller, okay, tuloy po rin ang ating tie-up with CVM Credit and Finance. Kung interesado kayong maging reseller sa inyong puok, sa inyong lugar, sa inyong mga kapitbahay, o sa inyong pamilya, mag-text lang po kayo sa akin, 0918-8989-601. Sabi ni Chit Kudal, ano pong benefit ng Guya Max? Nag-take po ako ng Ampalaya Plus. Normal na po ang aking blood, wow, sugar. Yung tamang pag-inom ng Ampalaya Plus ay 1 capsule bago kumain. Yeah. 3 times a day. Ako po, umiinom ako ng 2 capsules kung nung nagtetest po ako ng aking blood sugar, I would take 2 capsules, okay? Yeah. Because I wanted my blood sugar to really just stay within the normal range. Okay. Okay? Yan yung ginawa ko po. Very good. Ano pa po? Tinatanong niya kung nakakatulong yung Guya Max. Yes, may tulong po ang Guya Max. Ang Guya Max po ay may guyabano, mangosteen, turmeric at vitamin C. Yeah. Okay? Anong tulong po ng Guya Max? Ito po ay tulong para panatiliing healthy po tayo at malayo sa sakit. Ang Guya Max ang iyong, yes, immune booster, right? Yes, immune booster. Yes. I just want to read this message from Aling Vicky, okay, Brother Eng? Yeah. Good morning po sa lahat. Because of lack of knowledge, okay, never neglect your maintenance and take natural food supplements wherever you go, whatever you eat. Always take yung Delight Herbal Tea after a heavy meal to help your body with your digestion, yes, and immune system. Wow. From Aling Vicky, okay? Yes, okay. Brother Eng. So, Brother Benson, ang pagbabago ay nasa ating mga kamay at ang nais ng Diyos, tayo ay malusog, tayo ay malakas. God wants us to be healthy, body and soul. God wants us to be whole and well. Brother Benson, ang iyong huling mensahe sa pagbabagong hinahangad natin para sa ating mga tagapakinig, para sa ating mga kapanalig. Hindi po mahirap maging okay. Hindi po mahirap maging healthy. Nasa sa atin po yan. Sabi ko nga doon sa isang kaibigan ko, kung gusto mo maging malungkot, di
pili mo maging malungkot, magbukbuk ka dyan. Dyan ka sa sulok, dyan ka sa dilim. Okay? Yeah. Huwag ka dyan sa liwanag. Kung gusto mong hindi masayang ang oras mo sa kalungkutan. Alright. Kung hindi mo gustong masayang ang oras mo sa sakit, okay? Gumalaw ka. Yeah. Take action. Yes. Take action. Yan lang. Take action and do the right thing. Okay. Yeah. So take action po, mga kapatid. Take action, mga kapanalig at ating mga tagapakinig. Ang Body and Soul po ay napapakinggan ninyo ting araw po ng Sabado, alas 5 na umaga hanggang alas 6. Ako pa rin po ang inyong kapanalig. Ako pa rin po si Brother Eng. At ako po si Benson Sian. At kasama po natin si si Sister Arla. Ayan. Kaya tayo po gusto ng Panginoon na laging malakas at malusog, body and soul. Iniiwan po namin sa inyo, mga katagang, sumainyo ang katotohanan. Alagaan ng kidneys, umiglon ng 8 basong tubig, renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, hirap gumalaw, ay! Napapasigaw, daliri sa paa at kamay, sakit na napapaay. Nandito ang Turmerica Plus, tunay kang walastig. Mahalagang paalala, ang Turmerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.